Boss, ito lang ang tanong ko ngayon, Boss Homer, kay Quentin. Okay, Quentin. QMB, yes. Okay, QMB. Mas mahaba yung QMB eh. Quentin, ganun na lang, di ba? ano ang i-honor ng FIBA, Boss? Kasi, Boss, ang nakakapagtaka kasi, di ba, don't tell me, nung nag 4 years old siya na meron siyang Philippine passport, hindi siya bumiyahe ng 12 years old, 15 years old, 16 years old abroad. Di ba? Anong passport ang ginamit niya noon? At ang tanong ko ngayon, Boss Homer, pag ba kumuha siya ng 21, i-honor pa rin ng FIBA yung 4 years old niya? Kasi may question diyan, baka nagpalit siya ng citizenship, 'di ba? Ma-technical. Naisip mo 'yon, Boss Homer? Yes, but you know, ano lang naman eh, I think ang representation niya, I have also spoken to his representatives na ang sa kanila lang is just allow him, yung message nila sa SBP, just allow him to submit his credentials to the FIBA and let FIBA, decide. Ngayon kasi is my assumption, my belief is that SBP won't even entertain it because they seem resolute in the belief na hindi daw qualified. In fairness, Boss Homer, ito, Boss Homer, hindi ko pinagtatanggol yung SBP. Okay. Ha? I was able to talk to an SBP official, no? Kasi ano to eh, sa totoo lang, ewan ko kung naalala nyo din, Suko, o kung nabanggit ko, sinabi ko doon sa show natin last Friday na dapat kukunin namin si Christian Luanson ngayon eh. Yan yung pag-uusapan natin. Sinabi nila Christian, no, eligible siya to play. Eligible siya, may passport siya before 16. So yun yung siya, okay, pag-usapan natin, pwede ba Boss Monday na lang and may no cooking show. So ilahin ko talaga siya. Kaso nga, sabi ni Boss Homer, Boss, meron akong ganito, ganun. Ah, sabi ko ba, mas importante si Boss Homer kaysa kay Christian Luanson. Di ba? Yes. Kasi si Christian Luanson na naglalaro, bangko yan eh. Di ba? So sabi ko, ito na lang muna natin. So si Boss Homer na lang. Kasi si Boss Homer, kung player to superstar to. Di ba? Kaya lang, editor siya ng sports. Anyway, so yun yung SBP po, hindi ko pinagtatanggol, Boss Homer. Ha? May nakausap ako from SBP kanina. Sabi ko, ba di pa kayo gumagalaw on QMB? No, we still want to, we still want to check yung kanyang papers if approved by FIBA. Kasi dalawa nga, yun nga rin yung tinanong ko, same question kami, noong nakausap ko, ano bang i-honor? Sabi, kasi medyo komplikadong sitwasyon yung kay QMB. Kasi may nawawalang passport eh. Kasi at di ba, tandaan mo, Boss Homer, pagka 1 year old ka, every 5 years, magre-renew ka ng passport, tama? Tapos pag habang bata ka, 5 years old, kasi nag-iiba yung mukha mo eh. Di ba? Ako, noong araw, pangit ako eh. Ngayon, tignan nyo, di ba? So technically, Boss, from 5 years old, from 9 years old, ganun, pataas hanggang ngayon at this age, 'di ba? Paki-mute lang ha, ayun nagsasalita nang lumabas. Okay. Ano yung ginagamit niyang passport? Don't tell me hindi siya bumibiyahe, 'di ba, Boss? So, ngayon ang tanong dito ngayon, yung FIBA po ba? Kasi alam niyo naman yung FIBA, minsan mainit sila sa mga team kasi baka maging president, 'di ba? Baka hindi po pwede yan kasi meron kang ano, 'di ba? Nagkaroon ka ng French, nagkaroon ka ng American, nagkaroon ka ng Canadian visa. 'Di ba, Boss Homer? Nakuha mo ako. Yun yung gustong linawin ng SBP. But Boss, sabi ko nga kanina, Boss, bago ka pumasok, si Coach Tim Cone at saka yung mga officials ng SBP nag-usap na. Sinabi na ni Coach Tim Cone, hey, can we, I think I like this QMB guy. No, he's 6'10", he's raw, but we can train him. No, we have a lot of time to prepare him for Gilas's future, ganun-ganun. Can we check on his documents and papers? Sinabi, yeah, we're already doing that. Yun ang sinabi ng SBP. So, tinatawagan na nila si Bo. No, siyempre, siguro si Bo, nag-hesitate pang ibigay yung kopya ng passport na nakuha mo, Boss Homer. Nakuha mo ko? Naintindihan mo? Yes, Boss. I do have. Yeah, I do have the copy of both passport. Oh, asan pa? Patingin nga. Tingnan natin. No. Hindi ko rin pwede i-post yan. Bawal yan eh. Masyailan yan. That's data privacy. Data